What's up? So, good morning mga ka-farmers. Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Cebu nga Cebu, Philippines. Okay. So, kumusta kayong lahat mga ka-farmers? Actually, ngayon uminit na pero kanina, around 8:30 hanggang 10:30. Grabe ang lakas ng ulan. Kaya, yun, hindi tayo nakalapit sa ating garden. Pero ngayon, nakalapit na rin tayo kasi uminit na. Ngayon mga ka-farmers, ang aking isi-share sa inyo based on my experience itong tanim na ito na kung saan ay palaban ano? So kahit mainit man, maulan, kahit hindi maganda ang panahon, siya ay palaging lumalaban talaga para magkaroon ng magandang pagtubo. So yun po ay ang okra. Ibang klase pala itong okra mga ka-farmers. Parang new venture kasi ito sa akin mga ka-farmers kasi yung pinokus ko ay yung luya nandun sa likod. Nandun. So yun talaga yung garden ko na medyo marami akong tinanim, no? So ngayon itong okra ay new venture ko. Ang nangyari, ang nagiging inspirasyon ko dito para magtanim ng okra mga farmers, ano, kasi ito yung mga ginagamit lagi sa kusina kung saan ay ano mga farmers pag nagluto like utan or kung ano mang lulutuin, may okra. So ang nangyari yun, nagtanim ako mga farmers ng 10 okra. So ito siya. So kung makikita yung mga farmers, katabi lang siya ng aking talong. Yung mga talong ko sa kasagsagan ng 1 month na ulan at mahigit, nagsibagsakan siya. Pero itong ano mga farmers, based on sa nakita ko, naobserbahan ko mga farmers, itong okra, mas lalo siyang gumanda. O tingnan nyo, may mga, actually may mga damo-damo yan sa baba, pero maraming damo yan sa baba. Pero yung kanyang tubo, grabe. Ang ganda pa rin mga ka-farmers. In fact, basal fertilizer lang ang lagay natin dito. Okay, so nilagyan natin to ng, bago natin itinanim, nilagyan natin ng ipot ng manok. At saka konting urea, yun lang. Wala nang iba. Hanggang ngayon na. So ito siya mga ka-farmers. Walang nangyari, hindi natumba. Lumalaban talaga. Kaya sabi ko, maganda pala ang tanim na to. Yun nga lang, naghihintay pa ako na mamulaklak para makakain tayo nito. Okay mga ka-farmers. Yun siya mga ka-farmers. Ito yung ating okra. Nakatabi lang ng ating talong at saka ng ating sitaw. So ngayon, kung makikita nyo mga ka-farmers, kahit sa kasagsagan ng init at ulan, ito, nanatili siyang malusog mga ka-farmers. Yan o. Gaganda ng ano niya. Yeah. Ibang klase pala itong okra mga ka-farmers. Kaya pala napapansin ko yung mga tatanim dito sa amin, kahit mainit o tag-ulan, mayroon talagang okra kasi lumalaban pala ito. Ngayon alam ko na, so maaari tayo magtanim nito ng mas marami-rami mga ka-farmers. Yan o. Ang ganda mga ka-farmers, ano? So yun nga mga ka-farmers, manatili po tayong positibo sa farming kasi ito talaga ang makatulong sa atin eh, especially nandito tayo sa probinsya. So ganyan ang ganda niya ng mga ka-farmers oh. Hindi na tayo mga problema sa ano nito, konsumo pagdating ng ano, ng araw. Okay, so yun lang siguro yun. So maraming salamat mga ka-farmers sa inyong pagtiis at pagbigay ng konting oras para mapanood itong aking munting vlog. So yun nga, once again ito si Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Cebu nga Cebu, Philippines, still kicking and fighting for life, no? So kasi bawat araw kailangan nating magsumika para magiging maganda yung takbo ng ating buhay saka ng ating pamilya. So yun, you have to find ways, no? You have to find big aspiration in order for you to be able to become successful someday.
Kaya para hindi masyadong mahirap, yung mga bagay-bagay na pwede nating itanim ay itanim natin para hindi natin bumibili. Okay? So yun lang. So maraming salamat. Shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan, tagapagsubaybay, mga idol. Kumusta kayong lahat? So shoutout all throughout Luzon, Visayas and Mindanao, especially sa ating mga farmers. Go, go, go. Okay? Bye-bye.